Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at samahan niyo po muli ako sa panibago po nating upload na kapupulutan na naman po natin ng idea sa pagpapagawa po ng ating bahay. Ito nga po ang successful na kababayan po natin from Partida, San Miguel, Bulacan na isa pong OFW sa Taiwan ang nakapagpundar po ng sariling bahay para po sa kanyang pamilya. Ito nga po si Mr. and Mrs. John Ryle and Kay Ann Leoncio. Unang pag-uusapan po natin guys, yung sa floor plan po ng kanilang bahay. So yan nga po yung kanilang floor plan na may sukat po na 42 square meters. Meron po siyang dalawang kwarto, one toilet with bath, kitchen, dirty kitchen, living room, dining room, at meron din po siyang terrace. So yan guys, napakasimple lamang po ng kanilang floor plan. Pero sinasabi ko nga po sa inyo kung tayo nga po ay magpapagawa po ng bahay, kahit simple lamang na pwede po nating i-drawing ay magpagawa po tayo or tayo po mismo ay gagawa. Dahil nga po yan po yung floor plan na isa po sa pinakamahalaga na gagawin po natin na ipapakita po natin sa mga workers na siyang gagayahin po nila para maganda po yung kalalabasan nito. Ito nga pong pinag-uusapan natin bahay ngayon is matatagpuan po ito at ipinatayo sa Partida, San Miguel, Bulacan na pagmamayari nga po ng mag-asawang John Ryle at Kay Ann. So yan guys, meron na po silang dalawang anak at si Sir John Ryle nga po pala ay isang OFW sa bansang Taiwan at nagtatrabaho nga po siya doon bilang isang factory worker for almost 9 years. So 20 years old pa lamang po si Sir John noon ay nang ibang bansa na po siya. Samantalang yung kanyang asawa at ang kanyang mga anak is nakatira po sila sa bahay po ng kanilang lola. So yan guys, ipinatayo po yung kanilang bahay March 2020. At na-stop nga po yan ng February ngayong year lamang 2021. So sa pagpapagawa nga po ng kanilang bahay, step by step din po. So ang mahalaga naman po dyan is meron na po silang sariling tahanan. Pag-usapan na po natin yung mga materials po na kanilang ginamit, lalo-lalo na po yung kanilang nagastos. So yan guys, yung kanilang bahay, from layout hanggang nabubungan po siya, gumastos po agad si Sir ng 300,000 pesos labor and materials. Kasama na po doon yung kanyang mga pintuan. So yan guys, sa 300,000 pesos labor and materials, kasama na din po doon yung pagpapalitada, loob at labas. Kasama na dyan lahat-lahat, yung mga steel trusses, mga tubular, mga zipper lines, color roof, mga steel bars, as in naipatayo na po siya 300,000 pesos. Guys, nakalagay nga po dyan sa title na ang total po na nagastos ni Sir John ay worth 403,000 pesos labor and materials. So yung unang nabanggit ko po kanina is worth 300,000 pesos is yung buong kabahayan na po yun, na ipatayo na po siya kasama nga po yung kanyang pintuan. At isa-isahin ko pa po yung mga hindi pa po natin nabanggit na nagastos po ni Sir hanggang umabot po siya ng 403,000 pesos. So mag-start tayo guys sa kanyang building permit. So sa kanilang building permit guys, nagbayad si Sir ng 10,000 pesos. Sa mga hindi po nakakaalam, ang building permit ay isa sa mga nilalakad po natin napaka-importante para magkaroon nga po tayo ng sarili nating kuryente. At nung nailakad na po yung kanyang building permit, nag-apply na po sila sa Meralco. At nagbayad na naman po sila ng 8,500 pesos. So yan guys, malinaw. Iba po yung bayad nila sa building permit. Iba pa po yung sa pag-a-apply nila sa Meralco.
Tapos yung sa mga installation ng mga electrical nila, kagaya niyan, yung mga wirings, another 10,000 pesos. Nakikita nyo naman guys, yung sa pagpapagawa nga po ng kanilang bahay, yung style po ng kanilang roofing na ginamit dyan is streamline type roofing. So mas madali nga po yan gawin, less hassle po yan, lalo-lalo na po sa sukat, madali lamang po yung sukatin dahil dire-diretso nga lamang po yan. So guys, kung nakikita nyo pala yung bahay nila, hindi pa po siya natatapos talaga, is meron na po siyang finishing sa labas or palitada. So maganda yan guys yung sa style din ng kanilang pagpapagawa. Alam natin yan kung bakit. Kasi guys, kung pipinturahan mo yung isang bahay, dapat yan is nakapalitada na muna ng matagal para hindi po siya magbakbak. Para lahat po ng mga moist is lumabas muna. So ibig ko pong sabihin is talaga pong matutuyo siya ng mas maganda, mas matagal, para mas kumapit po yung pintura kung pipinturahan na po nila yan. So another gastos nila dyan guys is yun sa kanyang dinugtungan na dirty kitchen. Nagpalagay si sir ng kanyang dirty kitchen at gumastos nga po siya ng 25,000 pesos labor and materials. Bali 3 days nga po nilang ginawa yun, dalawang tao lamang po yung gumawa. Bali arawan po yung paggawa doon. Ang bayad nga po niya sa dalawang tao is 700 pesos yung isa, then 500 pesos yung isa. Ayan guys, nakaragdagan nilang nagastos is doon sa kanilang windows, sa mga bintana. So kung nakikita nyo naman po, meron din po siyang corner window glass, meron din po siyang sliding window glass. So ang nagastos po nila dyan kasama na po yung labor is 11,000 pesos. Then nagpalagay din po sila ng grills na 12,000 pesos. All in all po is ang nagastos po nila sa kanilang bintana kasama na po yung grills is 23,000 pesos. Ito pa guys, karagdagan. Another 50,000 pesos doon po sa finishing ng kanyang kitchen sa loob at yung kanilang CR. Kasama na po dyan yung sa pagta-tiles, sa mga shower, mga toilet bowl. So lahat po ng kagamitan sa kitchen at sa kanyang toilet. Kasama na po yung labor, gumastos nga po sila ng 50,000 pesos. At take note guys, yung sa kanilang tiles pala, kitchen at toilet lamang po yung meron. Wala pa po sa sala, wala pa po sa mga kwarto. At yun nga guys, wala pa din po itong pintura, wala pa po siyang ceiling, spandril. So medyo malaki-laki pa rin po yung gagastos ni sir at medyo mahabang ipon pa rin po. Pero kung nakikita nyo naman guys, dyan na nga po nakatira yung mag-iina ni sir dyan. Na kung makikita naman po natin, napakaganda naman po ng kanyang design at matibay po yung pagkakagawa. So ayan guys, dyan na nga po nagtatapos lahat ng mga detalye sa pagpapagawa po ng bahay ni Sir John Ryle. So sana lahat po ng mga nanood is nakakuha po ng idea sa pagpapagawa nga po ng bahay ni Sir John Ryle. So pwede nyo rin po itong gayahin at take note din po pala guys, kung meron pong kamahalan or medyo mura, huwag po natin i-compare dahil nga po magkakaiba po yung presyo ng mga materialis, lalo-lalo na po kung hindi kayo parehas na lugar at kung kailan po ito ginawa. Pwedeng ang bahay po ninyo, mga materialis na ginamit po ninyo is standard. Pwede rin pong substandard. So nasa inyo yan guys, as long as na sarili nyo naman po yan. So itong ginagawa nga lang po natin dito is idea. So lahat nga po ng mga materialis na kanilang ginamit is yun lamang po yung ating binabanggit. So yan guys,
Kung sa tingin po ninyo is nakatulong po yung ating video, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pwede rin po tayong mag-comment anytime. Pwedeng-pwede ko po yung replyan, lalong-lalo na po kung about nga po sa bahay na pinag-uusapan po natin. So ito na guys, bago nga po matapos yung video ito, gusto ko lang po magpasalamat at i-congratulate si Mr. and Mrs. John Bryl at kay Ma'am Kay Ann Leoncio. So maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayon. Ingat po tayong lahat and God bless all.